Hello my friend, welcome back to my YouTube channel for another video. So for today's video, nandito tayo sa Umbra Mall kung saan niloload ng Pisa Cargo ang mga balikbayan buses ng mga kababayan natin dito sa UAE papuntang Pilipinas. So tatanungin natin sila mamaya kung paano yung rate nila, kung paano nila pinapadala ang mga buses natin sa Pilipinas. So ngayon, nandito si Kuya Ronald na taga Crystal Cargo. So Kuya, if ever kunyari magpapadala ako sa inyo, ilang ang transit time o ilang days ang transit time ng balikbayan boxes papuntang Pilipinas? Okay mga kabayan, para sa inyong kaalaman, para alam natin ang pagbilang ng kung ilang araw ang days para makarating ang mga cargo natin sa Pilipinas. Pagka sa Manila, sa 32 to 35 days maximum. Pag sa mga Luzon 1 or Luzon 2, nasa 40 to 45 days maximum. Visayas, nasa 50 days. Yung Mindanao is 60 days. So ang start ng bilang natin ay yung pag-alis ng barko sa Gibellali. Kasi yung mga ibang kabayan, nagbibilang kagad sa kung kailan yung na-pick up yung box natin sa bahay. So yun ay hindi po doon nagsisimula. So, hindi counted. Ang start ng bilang noon ay yung pag-alis ng barko sa Gibellali. Yun po yung yan, para mas clear sa ating mga kababayan na hindi mismong araw na nagpadala sila maka-count yung araw na magpapadala sa Pilipinas. At least may idea po kayo na pag nagpadala po kayo. So tuwing kailan pala ang loading ng mga boxes dito, Kuya Ronald? Ang loading namin ay every week. Depende sa volume ng mga boxes na parating sa, pero every week po kami nag-loading. So, Kuya Ronald, paano pag nagpadala ng mga appliances ng mga kababayan natin? Pagka appliances naman na makikita nyo dito, sa kagaya ng halimbawa nito, washing machine. So, ganito kami mag-alaga ng mga fragile lighting. Paglagay nila ng washing machine. Ay, gas rin, sorry. Kaya mga kababayan, mas inyong magpadala ng mga gas rin. Ganyan po kami mag-alaga ng mga items. Descargo.
talagang safe-safe yung mga appliances na pinapadala sa Pilipinas. Safe-safe para hindi mabasag. Kagaya nito kasi papuntang Visayas. Ah, Visayas pa doon? Kailangan ganyan. Mm. Dahil maraming handling na mangyayari doon sa Pilipinas. Nakita natin po paano inalaga ng Crystal Cargo ang mga appliances na pinapadala natin sa Pilipinas. Talagang safe to safe. Yan, yan ang tinatawag ng container. Ang sukat po niyan is 40 foot container. 40 foot yung high cube. Yan po ang tawag po dyan sa ano, container. So, mag-start na po kami mag-loading. Matutungan nyo kung paano kami mag-loading na sa Crystal Cargo. Para makita nyo kung paano namin alagaan ang mga boxes mo, my load. Ito yung container namin, ha? Laki pala, no? Oh, yan po yung tinatawag na ano, container na dinadala sa Pilipinas. So, today po ay ang loading natin, January 13, loading day. So, ang departure ng container na ito is January 17. Ang estimated arrival ng container is February 8 sa Manila Port. So, good luck mga kabayan. Pagbukas ng container, nilalagyan po natin yung mga kanto-kanto niya para yung mga box po hindi po siya masira. Talaga natin. For protection lang po sa mga boxes na nabubutas, mga nakakanto. Tapos ang bakso natin, ito ang super jumbo, ang sector super jumbo natin is 58x95 super jumbo. Yan po. Tapos yun po naman po, ang aming regular is 46x72. Ito naman po, ang jumbo is 57x75. Yan po ang sukat ng aming bakso. At yung mga maliliit na po yun, ang sukat po niyan, ang diameter niya po is 46. Yan so po. Ano yung mga price ng mga boxes niyo? Usually po, ang boxes namin, ang super jumbo with bulilit, yung pinakamalaki at maliit, ang Mindanao namin is 360. Tapos ang Visayas po namin is 350, deductible po yung mga yon. May mga discounted po ita. Kaya huwag ho kayo mag-aalala, kaya magpadala na ho kayo sa Crystal. At yung inihingi nyo po mga discounted, binibigay ho namin. Yung amin naman pong ganyan din po, super jumbo ho sa super jumbo bulili na Luzon po is 295. Tapos ang Luzon naman po namin is 280 at ang Metro Manila naman po namin is 260. Lahat po yan ay may mga deductible po, may mga bawas pa rin po yan. Hindi ho tayo nagpipick sa ganun presyo. So, magpadala na tayo sa Crystal Cargo dahil may mga discount pa pala itong mga item na ito. Meron po. May mga bago kami mga bibigay ngayon ng mga discounted sa mga customer po ngayon. At ang aming loading ngayon is ano ba ngayon? January 13. Ito po ang aming container, 40 footer high cube. Yan po ang ano namin. So ngayon may intervene tayo na regular customer ng Crystal Cargo. So tatanungin natin siya kung bakit lagi siyang nagpapadala sa Crystal Cargo at kamusta ang experience niya sa Crystal Cargo. So, ito si Ate Maria, kabayan natin dito sa UAE. Hello. So, Ate Maria, I heard lagi ka nagpapadala sa Crystal Cargo. So, how's your experience as a customer sa Crystal Cargo? Bakit lagi kayo sa Crystal Cargo nagpapadala? Okay. Trust kasi ako sa kanila at saka mababait yung mga nag-pick up. Uh-huh. Kaya yung mga cargo, iniingatan din nila. Kaya lagi ako nagpapadala sa kanila. Lalo na yung mga furniture.
marami akong mga pinadala, mga washing machine din. At saka sa isang buwan ata, nakaka-apat na loading ata. Wow, apat na loading sa isang na buwan. Boxes minsan. Apat boxes. Pinaka ano na yun. Wala naman ano yun eh. Kumbaga na kukuha ko lang sa ano. Kaya pinapadala ko sa bahay. Sa bahay ko. Minsan bed frame, yung mga bed, wow, mga foam. Yan, pinapadala ko sa kanila. Kasi okay naman yung cargo nila, ano, nakakarating ng maayos sa bahay. Yeah, safe. So, sa madaling salita, maganda ang service ng Crystal Cargo. Oh, totoo. Pag inutusan mo sila, halimbawa may pick upin sila sa isang lugar, pupunta nila, kaya okay naman eh. Kaya sabi nila, halimbawa, ang bahay ko, sa dira ako nakatira, may binibili akong online sa silicone, pipick upin nila yon. Kaya okay siya, okay ang service nila, kaya ako lang. So, super class ang service ng Crystal Cargo. Thank you. Salamat, Ate Maria. Thank you. So, ito, loading na tayo ng mga boxes. Mga balikbayan na boxes natin. So, Kuya Ronald, lahat ng boxes nandito sa loob, nakapadala ito ngayon? Yes, niloload ngayon lahat nandito sa... Grabe, napakadami boxes, so see? Ganito ko dami ang nagpapadala sa Crystal Cargo. Maximum 300 to mga boxes. 300 boxes. Ang dami. So, Albert, yes. Ano pong ginagawa niyo po? Bakit niyo po pinipicturan? Ito para magka-record and then to make sure na pumasok talaga sa container at safe yung box na pumunta. Yeah. So, ayan, at least may proof kaya pinipicturan nila yung mga bawat boxes na niloload. So, nakikita nyo ngayon, niloload na yung mga boxes ng Crystal Cargo dito. So, mapapansin nyo, napakalaki na container. Tapos lahat ng mga boxes nandito, yan. Pupunuin ang mga boxes na yan ang container na to. So, ganun kadami ang nagpapadala sa Crystal Cargo. Grabe. Wow! Ilang mga boxes na to, ilang araw yan lahat na bagoin mo. So, 1 week lang to. Pero grabe, napakadami. So, kailangan nang i-load talaga. Ito. Ayan ito. Ito. Upside. Yan ang mag-alaga ang crystal. So, kung ito, inaalaga ng Crystal Cargo ang mga may crates na naka-strap pa. Super alaga. 1-6-5-6-5-4-9. Outside. Yung hawak ko, ito yung tinatawag na tally sheet. So dito lahat nakasulat yung mga boxes na niloload namin. So, para makita natin na tama yung mga niloload. Para walang maiwan. Ito yung tally sheet ang tawag. Ito yung mga reference number. Yes, ito yung mga reference number. Ito yung mga reference number. Ito yung mga dimension nandiyan. Ayan, may loading kami ngayong araw na ito.
crystal gun ko. By photo of service yun. Quick reloading now. So, Kuya, kamagran po, ano po yung mga bawal ipadala sa sea cargo or air cargo? Mga sa sea cargo, ang bawal yung gadget na marami. Halimbawa, laptop. Bawal yung gadget, bawal yung laptop. Bawal ang dapat sa isang customer, isang laptop lang ang ipapadala. Sa ano sa sea cargo yun? Sa air cargo, bawal ang liquid. Bawal ang liquid? Opo. At saka yung mga alak, bawal. So yun po yung mga bawal natin ipadala sa sea cargo at air cargo. So ayan, may makikita nyo, may 55 inches TV na ipapadala sa Pilipinas. Kung napapansin nyo, naka-wooden crate siya to make sure na safe mapapadala ang inyong appliances sa Pilipinas. So lahat ba ng basis ito, Kuya, lahat papuntang Pinas? Oo. Papuntang Pinas lahat ito, Luzon, Visayas, Mindanao. So aside sa Pinas, nagpapadala rin ba kayo sa ibang bansa like Pakistan or... Hindi, ito lang. Concentrate lang po siya sa kwan. Sa Pilipinas. So lahat Pilipinas lang talaga? Dubai to Pilipinas. Dubai to Pilipinas lang. Ito ay papunta sa Albay. Region tayo dito ngayon. Tawa! Anong barko po yung ginagamit nyo kapag nang Pilipinas? Depende po siya. Mayroon siya may mga inaalam kami na NYK. Tatanya mo baka. Sa ngayon, inaalam namin po anong barko ang ginagamit kaya pagpunta shipping. Mayroon NYK na 20 days, 25 days. Yung mas madali. Kasi pag dating dumikin, hayaan natin na congested tayo. Pero may mga ano naman na one container. Sa ngayon, ang inaano natin ngayon ay yung mabilis na barko shipping para yung mga customer natin ay hindi naman yung mainip. Kasi usually naiinip sila. Yun ang ano natin sa akin. Kahit anong barko naman, basta't mabilis ang shipping ng schedule, ng ano niya, nakakarating pa rin. Na wala sa, kasi ang standard ng shipping natin eh, sa total ng ano ng barko, maabot siya ng 35 days ng mga Manila natin. Luzon. Ngayon, standard na yun, minsan hindi pa umaabot sa ganung pesya kasi maaga nga dumarating yung barko at na-i-deliver agad. Yan ang mga ano ng mga customer kaya gusto nila na mapano makaano agad sila. Sa countries, alam natin safe para rin sa Pilipinas. Marami oh, yun ang ano yan, mga ship na inan nila, tuwa sila, lalo na mga Mindanao, nare-receive nila na buong-buo ang kanilang boxes. Ayun. Ayun, maganda sa Crystal Cargo. So ito ngayon ay bed frame. Imagine pati bed frame pwede ipadala sa Crystal Cargo papuntang Pilipinas. So nilalagyan nila ng strap para safe makarating sa Pilipinas. Sabar. This one no.
Mga kabayan po, kung gusto nyo yung sip to sip ang cargo nyo, tawag niya kayo sa Crystal Cargo 050-1158-205. Sip na sip pa ang cargo nyo kasi nakasakit pa. Mga kabayan po, ganito kami dito pag loading. So ito kuya, bakit po sinasako? Bakit po siya sinasako kuya? Para safe na safe ang cargo, hindi mababasag ang box nyo. Kailangan natin ang servisyong totoo. Ayan, sinasako po yung mga box. Para sure na talagang safe ang mga pinapadala ninyong balikbayan box papuntang Pilipinas. Ito nila inaalaga yung mga boxes natin. Ano pong timings nyo ng Crystal Cargo para alam na mga kabayan natin? Nag-opening kami sa tuwing umaga. Pag urgent ang customer, like 7 o'clock, 8 o'clock in the morning. Sigurado, urgent pupunta na agad namin kayo. So pwede na mag-pick up na ang 7 a.m.? Yeah. 7 a.m., 8 a.m., or kung kahit sa gabi. Sa gabi, kahit alas 10. At alas 10 ng gabi, pwede pa rin mag-pick up. Wow. Grabe yung service nila, guys. Top item. Binabalot pa namin. Pan. So, kung yung take nyo lang, may itatak ng Crystal Cargo. Nakikita nyo. Branches ng Crystal Cargo sa UAE kuya? Dito po sa... Actually dito lang sa Dubai. Ang opisina namin nasa Umra Mall. Mm-hmm. Ang warehouse namin dito sa Umra Mall din. Tapos nagpapatayo kami ng branch sa Abu Dhabi coming soon. Wow! Mag-up. Naman ganun lalagyan na... Pero buong UAE, pwedeng mag-ano kayo, mag-pick up, di ba? Opo. Kahit saan dito sa UAE. Mapa... Al-Ain, Abu Dhabi, Arda, Pukera, Al-Kaima. Lahat ng Emirates. Pupunta sa Crystal Cargo. Kahit nasa bundok ka pa nakatira, pupuntahan namin. Ayos. Ayos na. Tapos, kukuha ako ng extra. Ihigpitin natin. Yan. Para hindi matanggal ang clip. Lagyan pa natin ng isang paikot. Higpitan natin kasi para hindi sa mga tanggal. Ayan, tapos na po. At saka, gawin natin, lagyan natin ng... Ayan. Ang number. So ito yung reference number. Reference number para mapunta. 16332. Tapos, ito pa, side by side. Ayan, sip na ang mga dyan. So ito, kaya ready to loading na ito.
sa container natin. Yung container natin, guys, napakan natin. Ayos na. Tumutulong pa sa loding ang cargo boys ng Crystal Cargo. Number 1, Lordan. Sa Crystal Cargo, may puso ang servisyo. Number 2, GR. Number 3, Team Abu Dhabi, Albert. Driver of GR. Pilot. Zahid, pilot. May partner. David Cortado. So, papansin nyo, yung container halos puno na. Kanina, napakaluwag sa loob niyan, pero ngayon, halos mapupuno na siya. At yan, may mga inaakyat pang mga boxes. So, ganito ko dami yung nagpapadala sa Crystal Cargo. So, ganito lagi ang loading nila. At minsan, sobrang dami pa. So halos puno na yung container sa likod, yung mga boxes. Ayan, makikita nyo, naglalagay pa rin sila. Grabe, sobrang dami ng boxes, sobrang dami nagpapadala sa Crystal Cargo. Kasi sobrang ganda na ang service nila, super fast. Palti. Ang departure ng barko sa ano sa Jebelales sa January 17 at ang estimated arrival niya sa Manila is February 8. So kita-kita na lang tayo mga kabayan. Ayan, paalis na yung mandog ng araw. So, Kuya Ronald, anong advice mo sa mga kabayan natin na gusto magpadala ng balikbayan back sa Pilipinas? Kapasi cargo man o air cargo? Ang ma-advise ko lang po sa mga kabayan natin na gusto magpadala sa Crystal International Cargo, kung gusto nyo na maayos na dumating sa Pilipinas ang inyong bagahe, unang-una dapat nyong balutin ng maayos, lalo lang yung mga liquid, mga fragile items. Kasi ang liquid at fragile items ay owner's risk. Ito po yung nakalagay sa terms and conditions sa number 2. Mababasa nyo po sa likod mo na ang mga bagay na yun ay owner's risk. So, since 10 years na po kami na pumapayagpag sa UAE, inaanyayan ko kayo na magpadala sa amin at safe at mapapagkatiwalaan na cargo company dito sa Dubai. Sa Crystal International Cargo,
may puso ang servisyo. So yun nga, pasensya na kung hindi ako nakapag-video kanina sa location natin kung saan niloload ang balikbayan buses natin kasi na-battery empty ako. So kung napansin nyo kanina, talagang naalaga ng Rizal Cargo ang mga balikbayan buses natin na mapapadala sa Pilipinas. Talagang check nila isa-isa yung reference number. Bawat boxes na inaakit sa container, talagang check nila isa-isa. At kung napansin nyo rin kanina, may staff din na nag-take ng photo ng bawat boxes na habang niloload doon sa loob ng container. To make sure na lahat ng mga balikbayan boxes natin ay may papadala ng maayos sa ating mga pamilya sa Pilipinas. So sa mga kababayan natin na magpadala ng balikbayan boxes sa Pilipinas, subukan na po natin ang Rizal Cargo dahil talagang inaalagaan nila ang bawat box na pinapadala sa Pilipinas. Dahil sa Rizal Cargo, may puso ang servisyo.